Okay, start tayo dito. Okay, so start tayo dito sa definition ulit. Recall natin yung definition ng sine of theta. Okay, unit, using yung unit circle natin. Okay, so pag sinek natin to. Okay, so kung maalala niyo yung ano natin, yung unit circle natin before. So from dito sa origin up to this point is yung radius natin. Okay? So yan yung radius, which is, since it is a unit circle, so it is equivalent to 1. So kapag inikot natin siya, nag-form tayo ng theta. So itong ray na to, for example, from dito inikot natin. So, dun sa point na tatamaan yung circumference, so alam natin ang radius niya is 1, okay? So, ang length ng hypotenuse natin is 1. And based doon, makukuha natin yung definition natin ng x and y, okay? So, based doon sa definition natin yung Sokatowa definition niyo, okay, which is, kung maalala niyo dinefine natin before. Okay, so yung sine. So sine of theta is equivalent to opposite. So opposite over hypotenuse. Okay, then we have yung cosine of theta, which is equivalent to adjacent over hypotenuse. While yung tangent of theta, which is toa, is opposite over adjacent. Okay? So, lumalabas dito ang result nito, since ang hypotenuse natin is equivalent to unity or 1. So, obviously, ito yung magiging 1. Okay? So, ang opposite natin is itong part na to. Okay? So, which is yung y, okay? So lumalabas kasi dito, ito yung y, ito yung x, okay? So kung titingnan natin yung opposite, ang hypotenuse natin is 1, okay? So over 1 yan. So ang adjacent natin na opposite pala muna is y, okay? While yung adjacent is x. So, obviously, so y over 1 is y, and x over 1 is x. So, therefore, cosine of theta, ang x natin will become equivalent to cosine of theta, while yung y natin is sine of theta. Okay? Kaya yun ang reason kung bakit ito ay sine of theta. Ito ay cosine of theta. Okay, so alam ko, alam nyo na yan, kasi yan yung pinagagawa natin before. So, kung titignan natin kung i-define natin tong point na to, okay? So, kung i-define yung point na yan, which is an ordered pair, so equivalent siya sa sine, sa cosine of theta, which is the x, and comma sine theta. Okay, so parang x comma y. Okay, so parang gano'n. Okay, so alam natin in terms of 0 degrees to, or 0 pi, kung pi, so ito is pi over 2, 90 degrees, pi 180, ito 3 halves ng pi, okay, so 3 pi over 2, then 2 pi, so ito, okay, or equivalent din sa 360 degrees, okay, which is equivalent to 1, complete revolution, okay, so yun yung alam natin, okay. So ngayon kapag green up natin yung sine, okay, so kapag green up natin yung sine, ito siya. Okay, so ito yung sine wave, okay? So ito yung, let's say, yung maximum amplitude natin is 1. And sa negative, negative 1. So 1 and negative 1. So maximum or positive peak natin yung negative peak, parang gano'n. Then ito yung sine wave natin. Okay, so sa cosine, ganito naman siya. Okay. So parang i-shift lang, parang isipin niyo ang cosine is something na parang shinip mo lang yung position.
umusog lang. So, parang isipin niyo, pag sinulat, dead renowning natin yan, parang magaganyan yan. Okay? So, parang mapapansin niyo, parang delayed, na-delay lang. Yan, so parang ganyan. So, okay. Pantay na pa. Okay. So, parang ganyan siya. Okay? So, ang, ano, ito siyempre pa ganun, ano. So, ito yon. Okay? So, yan yung cosine of theta. Okay? Then, ito yung cosine of theta. So, ang idea lang kapag cosine of theta, maximum kagad siya sa zero. Well, dito zero pa rin. Okay? Magmamax siya sa pi over 2. So, parang phase difference niya sa pi over 2. So, parang ganun. Okay? So, kung i-check natin sila, so they are both a periodic function. Okay? With a period or a time period of equivalent to 2 pi. Okay, so ibig sabihin ng time period 2 pi, so ito yung class. Mula dyan hanggang dito. Yan. So pag i-measure mo yun, it's equivalent to 2 pi. Siyempre dito sa cosine, so obviously dito yan siyempre. Yan. Hanggang dito. Kaya nga 2 pi ito. Okay, so yan. Dyan. Mula dito. Dito is also equivalent to 2 pi. Okay. So yan. Yan yung ano natin. Pero siyempre, sa cosine, ay sa sine, is ito siya, ang period mo. From 0 to 5. Okay. So, parang ito yung, parang ganun yung sine wave. Pero syempre, ito cosine wave na ito. Mag-start siya dito. Okay, up to dito. Kaya parang, yan, mula dito mo, ito is 0 to 2, 5. Yan. So, yung period nila, okay, tandaan yung period is T. Okay, yan yung period natin. O time period. So, pag sinabing periodic ang signal or periodic waveform, so, through time, nag-create siya ng cycle. So, ibig sabihin pa ulit-ulit. Okay? At a given number of times. So, parang ano lang. Kanyari, monthly period. Parang ganun. So, di ba cycle din yan? So, every month. So, ganun din yung sa ano natin, sa semestral ano natin, di ba? So, may midterm. Sa ibang school nga, di ba? May prelim pa, midterm, pre-final, then final. So, parang yun, paulit-ulit. Okay, okay, first grading period, second grading, third, fourth grading period. So, yun yun. Okay, so, ngayon, ba't natin kailangan i-recall to? Kasi, gagamitin natin siya dito sa trigonometric derivatives. Okay? So, if we want to find the derivative or the d over dx of sine of x graphically and algebraically. So, kasi pinakamadali talaga is graphical muna. Okay? Kasi halos lahat naman, di ba, ng ano lang. Or karamihan kasi rin ng mga ano natin na kumbaga, minsan mas madaling maintindihan pag pinakita graphically. Okay? So, doon muna tayo mauna, okay? Na yun muna gagawin natin. Okay. Sandali. Nagali yung ano ko. Okay, so medyo na... Okay, so... So, siya na. Naglogay ako ng late. Okay, good afternoon. Check ko lang yung message. Okay, good afternoon sa... Okay, so... Open it natin. Okay, so... Ngayon, kapag inaral natin yung trigonometric derivatives, okay, so, kinuha natin yung derivative ng sine of x. Ang gagawin natin dito is, meron tayo ditong, ito yung kasi yung ano natin, sine of x. Okay, so sine of x. So, ngayon, kukunin natin yung derivative niya. Okay, so derivative niya. Ito yung derivative. Okay, so i-graph din natin. Kasi usually kapag, tawag dito. Dati kasi pagka sinabing find the derivative of sine, inaano kagad natin yung pair niya, kumbaga. So, ito yung explanation kung bakit ang derivative of sine of x is equivalent to cosine of x. Okay.
So ang gagawin natin dito, to check niyo yung ano, to check natin yung, kasi gusto natin kunin yung derivative. So it is equivalent to the slope of the tangent line, di ba? So therefore, ito check natin yung mga slope niya, depende rin sa given ano natin. So at zero, titignan na yung slope, ito yung slope niya. Para mag-create ka dito ng rise, which is 1 in M run. Kasi leaning to the right eh. Okay, so parang 1 over 1. Kaya ang result natin ng slope niya dito sa part na is 1. Okay, so point i-ano nyo lang. Tapos dito naman sa at pi over 2. Ah, syempre, ito yung graph. So kung gusto mong kunin yung tangent line yan, okay. So mag-create ka dito ng line, which is parallel to the theta axis o yung x-axis natin. Okay, so pag parallel siya yung slope natin with respect to x-axis, di ba ang slope natin is equivalent to zero. Okay, tapos pagdating dito sa pi, okay, actually pala class ngayon medyo, pagpasensya nyo medyo nasa faculty, medyo maingit kasi ngayon. So, namaya, after ng class nito, o mamayang gabi siguro, upload ko na lang yung lecture namin nung sa first block na same na topic para at least maano nyo, ma-review nyo ulit kung medyo naingayang kayo ngayon. Pero anyway, i-upload ko na lang sa YouTube natin. Okay? So para kung kailangan yung balikan. Okay? So dito, sa pi, okay, so yung pi kasi natin, kung kunin natin yung tangent line, so parang ganyan siya. So para lang rin siyang same dito, pero ito is leaning to the right. So therefore positive ang slope. So dito is leaning towards the left. So negative ang slope natin dito. Okay? Kaya usually ang dahil doon, negative 1 yan. Okay? So ito ay 1, kaya 1. Ito ay 0. Ito ay negative 1. Okay? At pagdating dito, pagdating dito sa 3 pi over 2, ito naman yung tangent line. Okay? Which is also parallel to the x-axis. Kaya 0 na naman. Kaya 0 na naman ito. Okay, tapos pagdating sa 2 pi, halos same sila lang nito ng slope. So therefore, 1 na naman. Okay, kaya yan yung peaks niya. Pero kung iisa-isayin mo yung mga points dyan, mapapansin mo, ganito mangyari. Para rin siyang sine wave, pero na-shift. Okay? So parang umusog. Okay? Kasi ito yung, parang ito yung ano na. So yung derivative na parang na-shift siya. Na-shift yung sine wave natin to the left. Okay? Para with a phase difference of pi over 2. Parang ganun. So kaya, parang na-shift, kaya ibig sabihin yun, parang gumanito siya. Ito yung original mo, parang ganyan. Okay. Parang ganyan. So, umusog lang. Okay, umusog to. Umusog, okay. So, yun na yung, ito ang umusog to. Okay. Pag-usog, ito na siya. Okay, so parang ganyan. So therefore, yan ang graphical proof na ang derivative of sine of x is equivalent to cosine of x. Okay? Questions? Okay, so konti lang kayo ngayon ah. But anyway, sige, so basta kung may mga hindi naka-attend medyo to, kasi medyo maulan, di ba? So baka walang connectivity or brownout. Kasi bukas parang brownout na naman din yata. Eh. Pero hindi ko sure. Kaya actually, tamang ano pa naman yung oras natin, kumbaga yung pacing natin. Ano pa naman, same lang kayo ng topics na nakuha ng block 3. Kaya wala naman pa problema para mag-double. Okay, pero siyempre, bukas ko sakaling brownout, kasi di tayo makapag-classic, kunyari lang, magbibigay na lang ako ng activity ulit. Okay, para gawin nyo. Pero actually, meron naman na kayong compilation too. So, tignan ko tuloy, pag-isipan ko. Pero
yung binigay kong compilation to, pwede nyo nang gawin nyo. Then, syempre, since binigay ko na yun, sana busy na rin kasi gawin nyo siya, okay? And yun, para ma-practice kayo. Okay, so mag-add na lang ako tuloy ng additional compilation that will serve as your additional activity para makapractice kayo. Okay? So, algebraically, syempre, sabi ko nga, sa mathematics, advantage kung maipapakita natin sa na yung isang ano, nabagawa natin ng solution, then masagutan natin using graphical method. Pero syempre, advantage din kung analytically, may analytical solution tayo. So, magagawa, masasolve natin siya using solving na analytical solving, then ibaback up ng graphical. Okay? So, pag nangyari kasi yun, yung gano'n na ano to? Graphical at analytical na ipalabas yung sagot. Okay? So, advantage yun. Kasi ibig sabihin, tamang-tama yun. Kumbaga parang hindi na nagsisunod na lang yung sagot mo. Okay? So, nakuha mo yung tamang sagot. Okay? So, next, algebraically. So, find the derivative of sine of x. So, ang gagawin natin is to find yung answer using yung definition of derivatives. Okay? So, if we find the limit of the slope of the second line, okay, so magkuha natin yung derivative. So lumalabas dito by definition of derivative, so kung maalala nyo is sine of x, okay, so sine of f of x, okay, yung kung maalala nyo ito, yung f of x nyo, tapos okay, so f of x plus h minus f of x, okay, over h. Okay, so tama ba? So, yan yung ano natin. Okay. So, ngayon, yung function mo, so, parang yung function natin is equivalent to sine of x plus h, okay? So, syempre, sine of, tama, sorry. Sine of x ang ano natin, function natin. Wait, sobra. Okay. So sine of x. Okay. So syempre kung sine of x plus h yan, so parang mangyari lang yung function mo. Papalitan mo, ng f of x plus h. Syempre yung sine of x mo. Okay, papalitan mo ng sine of x plus h. Okay. Parang ganun. So, syempre, sine of x lang dapat to. Pero, syempre, kung ang function is f of x plus h, di papalitan may x na x plus h. Okay. Pero tayong problem dyan. So, yan yung una. So, ito yon. Okay. Tapos, minus yung function f of x. So, sulat mo lang yung sine of x. Okay. Over h. Okay. So, over h. So, ngayon, yung h natin, hindi naman binigay. Pero, mamaya mapapansin nyo na ipa-plug in naman natin yung value ng 0. Okay? So, yan. Basta yan yung pinaka-definition. So, ngayon, gagawin mo yung sine of x plus h, parallel lang rin yan na parang yung sine of a plus b natin dati. Okay? So, kung familiar, naalala nyo pa yung identities natin, dapat maalala nyo na yung equivalent niyang yung kumbaga identity, which is hindi na natin ano, pero itong sin cos na to. Okay, so sine A cosine B plus sine A cosine B. So mali. Sin cos cosine. Okay. Sin A cos B plus cos B sine cos A, sine B. Okay? So, pero pwede mo bagbalik ka rin kasi ito. Parang sine of B, cosine of A. Yan, parang ganyan siya. Okay? Pero ginawa mo lang yung A, ginawa mong X.
yung BH. Kaya sine of x cosine of h cosine of h cosine of x. Okay. So, ganun yun. So, ito yun. Okay? Tapos minus, siyempre kopyahin mo lang itong sine of x. Okay, over h. Okay? So, ngayon, kung maalala nyo dito, pag tinignan nyo itong part na ito, itong part na ito, saka itong sine of, negative sine of x, saka itong sine of x dito, pwede mo pagsamahin, tapos ilabas mo siya. So, parang ganito nangyari. Yung sine of x cosine h mo, dinikit mo lang si minus sine of x. Okay, parang ganyan. Tapos, siyempre, plus sine of h cosine of x. Parang gano'n. Okay. So, yan. So, ngayon, parang lalabas. Itong sine of x is pwede nating ilabas. Okay. So, sine of x is equal to cosine of h minus 1. Okay. So, parang ganyan. Tapos, itong isa, okay, cosine of x, unahin na natin cosine of x, then sine of h. Okay. Ngayon, kapag kinuha mo yung limit niyan, okay, yung limit as h approaches to 0, lumalabas yung sine of x natin. Okay, sorry, yung x or yung sine of x or yung cosine of x will become a constant, okay? So kapag constant, 'di ba, pwede nating ilabas sa limit, okay? So pag nilabas mo sa limit yan, magiging na tong sine of x times limit as h approaches 0 ng cosine of h, okay? Minus 1. Okay? Pero obvious naman kasi dito, itong ginawa natin, yung kinombine-combine natin, huwag kalimutan na may h dito. May h. Kaya lagyan mo lang na over h doon sa both. Okay? Kaya ito, over h. Okay? So parang ganyan siya. Then, plus, yung cosine of x, iti-treat natin as a constant. Okay? So, labas mo siya. Okay? Then, times limit as h approaches to 0 ng sine of h over h. Okay. So itong part na to, kung maalala nyo, di ba, yung sine of theta over theta natin. Pag kinuha mo yung limit niyan. Okay. Theta 0, di ba? Equivalent yan, di ba, sa 1? 1. Oh, so yun. Kaya itong buong to, itong part na to, ito, magiging 1 niya. Okay, by yung trigonometric limit. Naalala nyo? Okay. So, yan yung 1. Sir. Yes. Any questions? Yan. So, yung itong part na to, itong buong to, magiging 1 na. Then times cosine of x. Siyempre, cosine of x yung ito yun. Okay. Tapos ito, itong medyo mahirap dito ng part. Itong sine of x, okay lang, sine of x. Pero ang limit of cosine of h minus 1 over h as h approaches to 0, hindi natin alam kung anong equivalent niyan, okay? So ang gagawin natin, actually, itong buong to magiging 0 to, okay? Pero ang proof, ito, okay? Kung bakit siya naging 0. So simulan ulit natin dito sa itong, yun, ito. Ibaba lang natin ito muna, itong part na to. Okay, ito lang. Ito yun. Okay? So ang gagawin nyo ngayon, kung maalala niyo yung trigonometric identities na sine squared h plus cosine squared h, naalala niyo ba yan? Tapos is equal to 1. O kung di nyo na... O kung di nyo naalala yung h, palitan nyo lang ng x kung hindi nyo maalala. Okay? So yan, maalala nyo na siguro. Pero yun, yung rin naman yun. Arbitrary lang naman yung x. Pwede yung ibang variable. So ito, so kung gusto mo kunin yung equivalent ng cosine, kasi cosine of h yan eh. So sulat lang natin ulit. Para hindi kayo malito. Okay, so parang ganyan. So kung gusto mo kunin to, okay, syempre transpose mo to sa kabila.
cosine of squared h is equal to 1 minus sine squared h. Okay. And kung kailangan mo lang is cosine of h, syempre kailangan mo square root mo rin dito. So, ito ay cosine of h is equivalent to square root of 1 minus sine squared h. Okay. Kaya ito siya. Papalitan mo tong cosine of h mo ngayon. Itong square root of 1 minus sine squared h. Ito yan, di ba? Yan. Yan, pinalitan mo lang. Okay. Kapag kapalit mo, then syempre copy mo na yung minus 1 over h. Okay. Tapos ang next natin gagawin, pag tinignan nyo ito, kinuha may limit. Parang sir, wala na tayo, paano natin ito sasagutan? Okay. So, ang kumaalala nyo yung ways natin para isolve ng limits, di ba meron tayo yung first is yung ipapactor out nyo, then pwede nyo kunin yung simplification by algebraic simplification, di ba, by algebra. And yung pangatlo is using yung conjugate. Okay. So, yung unang two, yung first two na natin, hindi mo naman magagamit, hindi ka naman makakapagano dyan yung using yung dalawa. So, ang pangatlo is yung conjugate. Kaya, ang gagawin natin doon, kung conjugate to, copyin mo lang yung may radical sign. Okay? Copyin mo lang, tapos yung itong 1. So, kung i-multiply mo siya sa conjugate, kung negative to, gagawin mong positive. Okay? Siyempre, minultiply mo yung numerator, multiply mo rin dapat sa denominator. Okay, so same lang rin. Tapos plus 1. Okay? So parang ganyan siya. Okay, so ito na siya. Okay? Yan nandito. So ito times dito over h times square root of it. Kaya siya naging ganito. Okay? So pagdating dito, algebra na naman kayo. Okay? So gawin natin tuloy. Okay. So, meron pala dito sa ilalim kasi computer brain. Hindi, yun na lang. Pakita ko na lang kasi parang hindi na magsulat. Okay, so gagawin mo lang dyan, i-multiply mo ito sa numerator. Di, ito yun, di ba? Square root of 1 minus sine squared h minus 1 times the quantity of square root of 1 minus sine squared h plus 1. Okay. Tapos, gawin mo dyan. Ito, FOIL method lang. So ito, multiply mo dito. Ito, multiply mo dyan. Ito, tas dyan. Okay. So, pag dito sa una, mawawala lang yung square root. Okay? Kasi, lumalabas dyan, magiging square root. Yung result niya, yung multiplication niya. Magiging parang 1 minus sine squared h. Tapos, squared. Okay? Eh, may square root. So, mawawala lang. Malalabas mo lang siya. Okay? Kaya ito na siya. Okay? Tapos, yung pag minultiply mo ito, okay na yan. Tapos, dito, positive. Pag dito, negative. Yung dalawang yung magka-cancel yun. Kasi isa positive, isa negative. Tapos yung negative 1 times positive 1 is negative 1. Okay. Eh may 1 din dito. So pwede mo nang burahin yung 1 na yan. Okay. Kaya matitira na lang sa taas is negative sine squared h. Yun na lang matitira sa taas. Okay. Sa baba naman, sulat mo lang. Okay. So yun na sa baba. So tapos, yan. So, pwede ba siyang pag-iwalay na actually? Okay, so, pag pinag-iwalay natin yan, papansin mo kasi na meron dito, itong sine squared of h na to, para rin yung sine of h, negative sine of h times sine of h, di ba? Para maging sine squared h. So, isipin mo, kunin mo yung sine h dyan, i-divide mo sa h, okay? Then, times negative of sine squared. Ay, sorry. Sine of h na lang kasi ito yung. Okay, over yung lahat yan. Okay, so. Okay, so anyway. Ayun, may text lang. So ito, tapos ito na yun sa ilalim. Okay, so ngayon, kung maalala nyo yung sa limit law, so limit pa rin to as h approaches 0. Diba, pwede natin kunin yung limit nito, then kunin may limit yan, then multiply. Okay, sa limit pwede to ha, pero sa derivative hindi. Okay, so sa limit pwede. Kasi kung sa derivative, yung derivative na multiply, product rule lang gagamitin ba doon. Okay, so since ito is, yan, so, pangalan nito. Yan, sine of h over h, then ano. So, itong limit ng
as h approaches to 0 ng sine of h over h. Diba? Equivalent din yan sa 1. Okay? So, equivalent yan sa 1. Sorry. Equivalent sa 1. Magiging 1 to. Okay? Pero itong matitira is limit of negative sine of h sine h over square root of sorry, pangit ang sulat ng session. 8. Okay, so magiging matitira na lang is yung limit ng h approaches to 0 ng negative sine of h okay, over square root of 1 minus sine squared h plus 1. Okay, so parang ganyan. Okay, so ayan. Okay, so ngayon okay, so yan. So ngayon pag binalikan natin sa taas. Okay, so ito na 'yon. Lumalabas ito 'yon. Okay, so ito. Ito yung 1 mo. Ito yung natira. Okay. So dito, pwede ka na mag-plug in. So kung papalitan natin yung h approaching 0, so magiging sine of 0 to. Okay. Ito ay sine of 0. So ang sine of 0 is 0. Okay, then 0 rin to. So square root of 1 plus 1. Okay. Kaya lalabas dito, square root of 1 plus 1. So 0, square root of 1 is 1 plus 1. Magiging 2. Kaya 0 over 2 yun. Okay, which is equivalent to 0. Okay? Kaya pag multiply mo sa 1, 1 times 0 is still 0. Okay? Kaya yun, 0 ang equivalent nito. So, babalikan nyo na ngayon dito. Okay? So, kaya yun 0. Ito, buong to, kaya naging 0. So, yun yung explanation. Okay? Kaya ang matitira na lang dito is yung cosine of x times 1 or the cosine of x. Yun. So yun ang reason kung bakit ang derivative ng sine of x is cosine of x. Okay? So yan. Yan na yun. So yan yung explanation. So sabi ko nga, dito sa klase natin, tinuturo ko yung kung paano, kumbaga, kung paano solve. Okay? Kasi ayaw natin na ang mangyayari kasi is magre-rely lang tayo porque ito yung equivalent niya. Okay? Ito yung equivalent niya, ganyan. Tapos, kasi yun yung sabi. Okay? So, di ba ganun yung mga iba minsan pag tinanungan? Bakit ganito? Yan yung sagot. So, bakit ganyan? Eh, kasi ganyan eh. Kumbaga, hindi na nila ma-explain kung bakit. Okay? So ito at least pinakita natin yung kung ano kung bakit siya ganun. Okay? Algebraically and analytical solution pinakita natin. Okay? So ngayon at since alam niyo na yung paano nangyari, o yan. Ngayon, pwede na kayo mag-shortcut na lang. Okay? So basta ang derivative ng sine is sine of x is equivalent to cosine of x. Yun. At least ano na ako niyan, kampante na ako kasi alam niyo yung bakit ganun. Okay? Kasi ang ayaw ko lang, di ba, yung pag tinanong kayo, hindi niyo alam kung bakit ganun. Okay. So, yun. Ngayon, nakita niyo na. O, alam niyo na. So, okay na siya, di ba? So, pwede na kayo mag-short. Yes. Pwede na kayo mag-shortcut. Okay. So ngayon, since alam niyo na na ganyan, ibibigay na natin yung yung shortcut niya. Okay? So ito yung parang lista niya. Okay. So ang derivative ng sine of x, okay, is equivalent to cosine of x. Okay? So while yung derivative ng cosine of x is equivalent to negative sine of x. Okay? So, ang reason behind dito kasi pag okay, so based kasi diba dito sa ano? Yeah.
Dahil doon sa shifting na nangyari dito. So sa sign bumalik, ano yun, positive pa siya. Pero pag kinuha mo yung cosine na derivative naman, parang halos same din yung ano niya. Tapos kukunin mo yung mga ano equivalent nito. Mapapansin mo, ang lalabas na wave is a sine wave pero negative. Okay, so negative ang parang result, okay? So, yun ang reason kung bakit merong negative na sign. Okay. Pero mamaya, ibibigyan ko rin ito. Hindi dito na yun. May pattern kasi yan. So, kapag kinuha natin yung derivative ng cosine of x, it is equivalent to negative sine of x. Derivative ng tangent of x is second squared x. Okay? Which is equivalent using yung reciprocal ano natin, identity natin. Okay? So, 1 over cosine squared x. Then, cotangent of x naman, derivative ng cotangent of x is negative cosecant squared x. Equivalent din siya sa negative 1 over sine squared x. And the derivative ng secant of x is x tangent x. Okay? And yung cosecant x is equivalent to negative cosecant x tangent x. Okay, so ganito ang technique. So, titignan natin yung pattern. Okay? So, take note pala. Yung secant of x squared, yun yung secant squared x, ha? Okay? So, huwag kayo magsusulat ng ganito pala. Kunyari, di ba secant? Kinurong ko natin, di ba, sa inyo before? Secant of x, tapos gusto mo i-square. Huwag mo hayaan ganito, ha? Kasi kung gusto mo i-square, dapat lalagyan mo yan ng open and close parenthesis. Kasi ibang ibig sabihin ng secant x squared. Okay? So, ang ibig sabihin nito, yung x mo, square mo, then kunin mo yung secant. Okay? So, iba yan sa secant of x squared na squared. Okay? Then, syempre, pag ano mo yan, tinanggal mo itong open and close, huwag mo siyang ilalagay dito. Kundi, ilagay mo siya dito sa gitna. Okay? Para maging ganyan. Okay? So, yan yung ano natin. And yung pattern, ganito ang pattern. Okay? So, kapag kinuha nyo yung derivative, para kasi malilito kayo nito pag yung may mga sign-sign. Kasi, paano mo sa malaman pag negative? Ganyan. Ito ang makikita niyong pattern. Okay? Basta yung mga derivative ng co-trigonometric functions all have minus signs. So, ibig sabihin, kapag ang kinukuha mong derivative may co, yan, co. Ito syempre may co rin to kasi cosecant yun. Cosecant. Okay. Lahat ng may mga co, ang derivative niyan may minus. Yun lang ang tandaan niyo. Para hindi kayo malito. Kasi iba, minimemorize lang. Di ba? Basta ito yung ano. Pero, pagka nasa exam na, may negative ba yun o may positive? Nalilito na kayo. Okay? Eh, minsan, yung pa naman yung critical, minsan, pwedeng, akala mo perfect mo na yung exam. Nakalimutan mo yung sign. Mali yun. Di ba? So, sayang. Sayang tuloy yung ano mo, yung, kumbaga, sayang yung points mo kung gano'n. Okay. Ako nga nung naalala ko niyan nung sa differential calculus ko rin sa Lasal, naalala ko. Memorable 'yon kasi yung una kong quiz, yung una naming quiz. Ang style kasi sa Lasal, sa sobrang hirap ng subjects. Okay. So mahirap kasi in the sense na ano eh, trimestral doon, so mabilis yung pacing. Pangalawa, syempre, world-class university. So, malingat ka lang, iba na naman yung topic dahil mabilis nga. Tapos, syempre, hindi ka nun nanin. Hindi doon basta-basta magdadala kung saan-saan na ano, yung teacher doon. Kasi, syempre, mataas ang standard. So, ang problem doon, obviously, pag ganun ang scenario ng mga subjects niyo, kung may exam kayo, kailangan yung mga unang exam pa lang na madali pa yung topic, dapat tama na yung ano, kumbaga makapagpuhunan na kayo, kumbaga yung term namin. So, kailangan mo mamuhunan kasi obviously kasi pag habang humihirap yung topics, mas mahirap nang makakuha ng points, di ba? Yung mga last topic,
mas mahirap ng pumasa, kumbaga. Kaya ang ginagawa namin noon, unang exam pa lang, dapat mataas ka na. Okay? So memorable sa akin yun kasi karamihan doon, may mga classmate ako na doctorate degree na. Okay? So kaya doctorate degree ang tawag namin kasi pang tatlong beses na siyang nagka-calculus. Okay? So siyempre unang calculus niya, BS yun. Yung pangalawang calculus, masteral yun. Okay? Eh doctorate na. So doctorate na sa calculus, pangatlong beses niya, hindi pa niya napapasa. Okay? So may mga ganun kaming kaklase. So kapag ganun, siyempre, mamumuhunan ka talaga. Kaya memorable sa akin yun kasi yung unang quiz ko doon, naka 99 ako. Okay? So 99 out of 100. So sayang, di ba? Mananood na lang sana. Di mas maganda sana. Ano? Pre-name ko na sana yung test booklet namin. Pero kaya yan 99 kasi alam niyo saan ako nagkamali. Meron akong yung last na yung sagot ko. Nakalimutan ko lang gawing radians yung calculator ko. Okay, naka-degrees. So mali yung nakuha kong final na sagot. Pero tama naman yung lahat ng solution. Yun lang talaga, nakalimutan ko lang nagawing radians. Okay, so yun, minus 1 yun. So yung minus, buti nga minus 1 lang. Ayan, at least nakakuha pa rin ng 99. Okay, so malaking tulong yun kasi yung mga sumunod na, pahirap ng pahirap na. Ayan, so mahirap na, umihirap ng umihirap. Kaya dapat simula pa lang makakuha ka na ng puhunan mo. Okay, so ganun doon. Okay, dito sa atin, syempre, dito sa BU, ganun din naman halos sa ano nyo. Kasi syempre, yung mga first topic, yun yung madali. Kaya, kung kaya nyong taasan kagad yan, para at least yung sa dulo, kahit medyo bumagsak-bagsak kayo, pasado pa rin pagdating sa final grade. Okay? So, ganun siya. Okay? So yun, so pinakita na natin, so balik na tayo dito, so pinakita na natin kung paano yung kunin yung sine of x, yung derivative ng sine of x, which is equivalent to cosine of x. Pinakita natin algebraically, pinakita rin graphically, okay? Analytical and graphical solution. So for cosine of x, this can be done similarly, or one uses the fact that the cosine is a shifted sine function, kaya negative siya. And the remaining trigonometric functions can be obtained from the sine and cosine derivatives. Okay. So, hindi na natin isahin yun kasi kakain pa ng oras. Okay. Pero at least alam nyo yan na ganyan pala. Hindi yung parang sasabihin lang natin na kasi yan yung nasa libro. Okay. Anong derivative ng sine of x? Cosine of x kasi yun yung nasa likod ng libro. Okay. So, pag inano mo yan, pinuksan mo yung mga libro natin, di ba? Mapansin mo, meron yung mga list ng ganyan. Kasi nandoon eh, yun ang sabi. Okay, so pag ganyan ang ano natin, ang reason, pag-reason out natin, syempre, pangit yung ganun. Kasi hindi mo alam kung bakit ganun. Okay, kaya nga ginawa natin yung mga computation para at least makita nyo, okay, kung ano talaga. Okay. So ngayon, yung ibang function, halos sine and cosine pa rin naman yan. So isang example, kagaya ng tangent. Okay. So diba, yung sa Sokatawa definition, alam natin na yung tangent is opposite over adjacent. Eh lumalabas ang sine theta is opposite over hypotenuse. Yung cosine of theta is adjacent over hypotenuse. Okay. So, yung tangent is opposite over adjacent. Okay. So, opposite over adjacent. Ito yun, di ba? Opposite over adjacent. So, di ba sabihin, kapag yung sine theta mo is, and yung cosine theta mo is dinivide mo, magka-cancel out yung hypotenuse. Patitira na lang is opposite over adjacent. Okay, which is equivalent to tangent of theta. Kaya, ang gagamit yung mga, laging may sine and cosine lang naman. So, yun, pwede mong gamitin yun. Okay? So, kagaya dito,
ang tangent of x using yung quotient identity natin. It's equivalent to sine x over cosine of x. And since kinukuha natin yung derivative, so ito ay hindi to kagaya ng limit na pagkukunin mo yung limit sa taas over limit sa baba, then divide mo, hindi ganun, di ba? So pag ganito, gagamit na tayo ng quotient rule. So maalala nyo sa quotient rule, kukunin mo yung derivative ng numerator times yung denominator. Okay? Tapos, since quotient yan, minus yan. Kasi yung product plus to. Okay? So, minus to times yung sine of x, which is yung numerator naman, times the derivative of the denominator. Okay? Cosine of x. So, ganun siya. Over cosine squared x. Okay? I-square mo itong denominator. Yan. So, kunin mo yung derivative na sine of x. Alam na natin kung sine of x. Sige. Times cosine of x. Okay. Sine minus sine of x. Ito na yun. Ito. Okay. Okay na ito ha. Derivative na sine of x cosine x. Bakit ganyan? Huwag mo na natin gawin kasi alam na natin lista. Pwede na yung ulitin. Yan. Gawin nyo ito ulit lahat. Gusto nyo magpasikat. Okay. Pwede na. Pero sabi nga natin kung alam nyo na yung ano, then basta sabi ko nga, panatag na ako, basta alam nyo nang kung bakit. Ganun. Okay? So, since ganun na siya, nagawa mo na. Okay na sa ating mag-ano na lang kayo, mag-shortcut na kayo. Okay? So, ang derivative ng sine of x is cosine of x. Okay? Cosine of x ito. Sine of x ito. Ang derivative ng cosine of x, co yan, may co. So, therefore, minus. Minus sine of x. Okay? So, minus times minus is positive. Kaya itong taas, magiging cosine x times cosine x minus positive pala, sine of x, okay? Kaya lalabas, magiging cosine squared x, then sine squared x. So, kung maalala nyo to, kaya tayo nag-aral ng identities, okay, dahil para dito. Okay, kasi since na-aral na natin sa mathematical analysis natin yung identities, sigurado alam ko na, pag tinignan nyo to, ito ay 1 to 1. Okay, kasabi ni Sir Bagyaw dati. Okay, yan na yun. So, magagamit nyo na siya. So, 1. Tapos over cosine squared x. Okay? Eh, yung 1 over cosine squared x is equivalent also to second squared x. Okay? So, ganun siya. Okay? Kaya pag tinignan natin, ito siya, okay? Equivalent siya dito. Kaya pag tinignan nyo dito, yan yung kung bakit ganito. Okay? Actually, pwede nyo pang ano naman sa cotangent para maging ganito. Makikita nyo parehas lang din yung ano. So, kasi sabi ko nga sa inyo, lahat tong mga to, ma-define natin siya ng sine and cosine. Basta, ito ang critical. Makuha mo lang to, alam mo na yung mga susunod. Kasi alam naman natin yung tangent, cotangent, and yung iba pa is madi-derive mo pa rin dyan yung sine and cosine. Okay? So, yun ang reason din kung bakit sa physical world, napaka-common ng sine and cosine. Okay? So, kapag may tubig, nagbato ka lang ano, yung alon-alon na yan. Yan, nakikita mo. So kahit nga yung pag nag-digital ano kayo may mga ganun kayong subject digital design. Kung familiar kayo sa clock pulse. Yung clock pulse is square wave ganyan. Okay? Pero actually mabe-breakdown mo yan into sine waves and cosine waves. Okay, using yung Fourier transform mo. Ewan ko kung meron kayong ganun subject, basta ito equivalent to sa mga sinusoidal waves. Okay, pero isipin mo square siya. Sa ano pero mabe-breakdown mo siya into sine waves. Okay? Kaya parang ito yung ano, okay? Ano siya? Kumbaga universal. Parang gano'n. Okay? So, yun yung yun na yun yung sagot natin. Okay? So, next. Chain rule. Okay? So, ito na yung last topic natin ngayon. Okay? So, sa chain rule naman, ganito siya. Okay? So, let's let x, u, and y be quantities such that yung u natin
is equivalent to g of x, okay? And y is equal to f of u, okay? So basta ang idea dito, change in x to change in u, then to change in y, okay? Or dy over dx change in y with respect into x to x, and du over dx is a change in u with respect to x, and dy over d is a change in y with respect to u, okay? So kung titingnan natin ang chain rule, ito yung theorem niya. Para makuha mo yung dy over dx, pwede mong kunin muna yung y, derivative ng y, with respect to u, okay? With respect to u. Tapos, i-multiply mo naman siya sa derivative ng u with respect to x, okay? So, mapapansin mo dyan, parang du times dy, du times dx. Parang ganyan yan eh. Since du to du, magka-cancel out. Kaya matitira yung dy over dx. Okay, which is equivalent dito. Yun ang chain rule. Okay? Tapos yung Leibniz version of the chain rule, ito lang naman siya. So, para nag-evaluate ka. So, as parang same din naman siya, kaso lang, ina-evaluate mo yung mga ano pa rin. Okay? So, ito yung function mo yung u. So, g o sa function of a, then x is equal to a. So, yan lang yung difference niya. Okay? So, therefore, the chain rule in function notation is equivalent to u, which is equivalent to g of x. Okay? G of x and y is equivalent to f of u. Okay? So, lumalabas, gagawin natin yung tinatawag natin composition. Okay? Composition of f and g. Okay, so chain rule, dy over dx, dy over du times du over dx in Leibniz notation becomes, ito na yung chain rule. Okay, so itong composition, which is the derivative of composition of f and g, okay, f and g. So magiging ganito siya. Okay, so kunin mo yung derivative ng g of x times yung derivative ng g of x. Actually, parang lumalabas, actually, yung derivative ng x, yung function na mismo sa loob. Ulitin ko. So, yung derivative ng function mismo, tapos, yung nasa loob, multiply mo yung derivative nung nasa loob na ng function. Okay, parang lumalabas. Meron kang outer, tapos, meron kang inner. Okay? So, the derivative of composition is the derivation of the outer function evaluated at the inner function times the derivative. Derivative to. Okay, of the inner function. Okay, so para maintindihan, meron tayong example. So pag tinignan nyo to, itong example na to, so find the derivative of sine of x squared. Okay, sa unang tingin, parang mahirap. Okay, pero sa unang tingin din, parang alam din natin, alam lang namin, sir, is sine of x equivalent to cosine x. O di parang ganun lang gagawin natin. I-imagine ninyo na yung x squared na yan. Okay, will be your inner parang inner function, okay? Then sa labas, parang isipin mo yung inner function na yan. Parang pinakamadaling salita, parang isipin mo lang muna to kahit gaano ka komplikado to, parang isipin mo lang yan as x. Okay? Pero alam natin complicated yan o ano yung nasa loob. Huwag niyo muna isipin na gano'n. So tingnan muna natin yung parang panglabas niya, yung shell niya. So kasi yung derivative ng sine of x is cosine of x, syempre. Okay, so yun yung alam natin. Pero syempre, since yung x dyan, hindi naman x eh. X squared siya. Kaya syempre, papalitan nyo yung loob ng x na magiging siyang x squared din. Okay? Kaso, ang difference ngayon, kukunin mo yung derivative nitong nasa loob, itong x squared. Kaya parang cosine of x, pag tinignan mo sa labas, yung outer function niya, then i-multiply mo ngayon siya dun sa derivative ng nasa loob. So parang derivative nitong x squared mismo. Okay? Kaya lumalabas ang derivative ng x squared is power formula. So 2 times x raised to 2 minus 1 or 2x. Okay? So 2x times cosine of x squared. O yun na. Tapos i-multiply mo lang. Siyempre ito ay ano? May constant dyan din yung x. Pwede mo na siya unahin. Okay? Kaya magiging siyang 2x cosine of x squared. Okay? So, ganun lang.
Okay, so yun. Nakakukuha. Okay, so sige, so may isa pa tayong example. Dalawa pa pala. Okay, so sa pangalawang example, okay, so wait lang, check ko lang yun. Kung meron na kusundo, pauwi. Okay, wala pa naman. Sige. Okay, so if we identify, kunyari naman, next example is to identify the inner and outer function, okay, and find the dy over dx. So ito, chain rule to, okay. So kasi lumalabas yung second of u, parang isipin nyo itong buong to is a u, yan na yung u, okay. So lumalabas y of is equal to second of u. So pag kinuha natin yung dy over dx, so kinukuha mo yung derivative ng parasyon na yun, okay, ng second 5x squared, parang ganyan, okay. So sa outer, pag tinignan mo sa panlabas, parang siyang second of u, okay. So ang second of u based dito sa lista natin, okay, may lista na tayo, ang second of u or second of x is equivalent to second x, the derivative of second of x is equivalent to second of x tangent of x. So yun na yung gagawin mong result. So yung outer mo is the second u, treat mo to as u, okay, then equivalent siya sa second of u tangent of u, okay. Ngayon yung g of x naman, okay, so g of x yung loob na mismo, ito yung inner, which is 5x squared, okay. So pag kinuha mo yung derivative ng 5x squared, okay, so yung 5 is constant labas mo, so 5 d over dx ng x squared. Okay, ang x squared is power rule lang. So, n mo is 2. So, 2. So, 5 times 2 times x raised to 2 minus 1. Or 10x. Okay? Kaya siya 10x to. Okay? Tapos dito is second u tangent u. Pero syempre, yung u natin is 5x squared. Kaya papalitan mo to ng second of 5x squared tangent of 5x squared. Okay? Paggagamitin mo na. Okay, so balikan mo yung ano natin, theorem natin. Okay, so ito na yon, sulat mo lang. Okay, so equivalent siya sa f prime ng u, ito yon. Okay, sulat mo lang to, second of 5x squared, tangent of quantity of 5x squared, okay, times yung inner function, which is 10x, yun na yun. So, 10x second of 5x squared, tangent of 5x squared. Yun na, ganun lang. Okay, so next. Questions? Okay, so medyo paspasan ko na para matapos natin. Okay, so b is equivalent to y is equal to e raised to 2x cubed. Okay, so dito naman sa ano, ang alam natin yung e raised to x, di ba? Ang derivative ng e raised to x is e raised to x. Kaya madali yan. Okay, so yun yung outer natin. So syempre, ititreat natin yan kahit alam natin to x cubed to, parang ititreat natin yun as e raised to u, where yung u mo is 2x cubed, parang gano'n. Okay? So therefore, sa outer, e raised to u, derivative of okay, of the exponent, okay, e exponential function e raised to u is also equivalent to e raised to u. Okay? Tapos yung inner, 2x cubed, so labas mo yung 2 kasi constant, then n mo is times 3 raised times x raised to 3 minus 1. Okay? So magiging cx squared. Yun na yun. Yung inner mo. Okay? Tapos sulat mo lang ulit to. Ano yung outer? E raised to u. O yung u, palitan mo na syempre ng 2x cubed. Kaya e raised to 2x cubed times yung g prime of x natin is cx squared times 6x squared. Okay? So unahin mo na to 6x squared bago yung e raised to 2x cubed. Yun na. Ganun lang yung way ng function. Okay, so questions? Naintindihan ba, Pras? Apo. Okay, so yan yung chain rule. Sa una, parang pag yun na natin, sa una, di ba, parang feeling natin. Parang, ano eh, parang, ito, parang mahirap, di ba? Pero kung titingnan nyo yung process, bilis lang, basta sabi ko nga naintindihan nyo lahat.
yung parang natin hinihimay yan. Titignan nyo, madali lang naman talaga. Kailangan lang talagang maintindihan yung pinaka-basic yung fundamentals. Okay? So ngayon, next is meron tayong special case ng chain rule, okay, which is the general power rule. Okay? Iba to sa power rule, iba yung power rule sa general power rule. Pero halos magkamukha lang rin sila. Okay? Kasi dito, imbis na yung dating power rule mo na x raised to n, ito, yung x mo is function. Okay? Kaya dyan papasok yung chain rule. Pero yung equivalent niya halos ganun pa rin eh. So n, imbis na x to, di ba, g of x na siya. Tapos n minus 1. Kaso lang magdadagdag ka lang ito times yung derivative ng inner function. Kaya parang kung titignan mo, para siyang chain rule na power rule. Okay? Kaya siya tinawag na general power rule. Okay? So ganun lang. So example, derivative nito. Okay? Kung saan natin tingin, akala nyo parang hirap naman ito, sir, kasi cube root tapos ang polynomial gano'n. Okay, pero di ba itong cube root can be expressed as raised to 1 over 3. Okay, kaya parang lumalabas kahit complicated to, parang ang form pa rin niya, x raised to n. Okay, yung n mo is 1 over 3. Okay, tapos yung x mo is yung function mismo. Okay, parang ganun. So, halos kamukha siya. So, ito, gagamitin mo na yung general power rule dito. Okay, so sa general power rule, paano siya gamitin? Yung n, 1/3, or sulat mo yung 1/3. Okay, tapos times yung function. Sulat mo yung function. Bo. Tapos raised to n, okay, 1/3. Minus 1, minus 1, sulat. Okay. Tapos times yung derivative ng inner function, itong function na ito mismo. So, kukunin mo yung derivative na x cubed plus 2x. Okay, so ito, kinawa mo yung derivative yun, power lang to, power rule na normal. So, magiging 3x squared, 3 minus 1. Tapos ito naman ay 2. Okay? Or equivalent sa 3x squared plus 2. Okay, kaya ito yun. Okay? Tapos yun na. So, ito, 1/3, kopya. 1/3 minus 1 is parang lang yung minus 1 mo is parang 3 over 3, which is equivalent to negative 2/3. Okay, kaya negative 2/3 to. Okay, so ganun lang siya. Then yung next naman, okay, so next na example is, so derivative of sine of x minus x squared to the fifth, okay? Then, isa is, so yun na yun. So, pag tinignan mo ito, sa una, parang akala mo, paano siya naging, pero pwede mo rin siyang gawing general power rule, okay? Bakit? Kasi lumalabas itong buong 2. Okay. Parang yan yung magiging x mo. Tapos raised to 5. Or yung g of x mo. Okay. Kaya lumalabas, pwede mo siyang i-represent as yung sine of x minus x squared mo. Okay. Yan yung function mo. Raised to 5. Okay. Kaya parang ganito ang magiging itsura niya. Okay? So ito, parang malalabas na yung form na g of x raised to n. Parang gano'n. Okay? Magiging gano'n yung form niya. O, yun na. So pag ginawa mo na siyang ganyang form, madali na lang kasi raised to the 5 o the 5. Tapos sine of yung g of x. Ito yun. Okay? Tapos raised to 5 minus 1. Kaya 4. Okay? Tapos times yung derivative nung sa loob. Okay? So, derivative nito is sine of x minus x squared. Okay? So, lumalabas dito. Chain rule na naman.
Okay, so chain rule naman to kasi yung outer function mo, yung parang iniisip mo sine of u. Okay, pero ang u mo is x minus x squared. Okay, so kaya ang sagot mo dito, derivative ng sine of u is cosine of u. Okay, ang u mo is x minus x squared. Pero, mumultiply mo pa siya ng derivative ng inner function, okay, which is x minus x squared. Ito, derivative ng x is 1, okay, para lang yung x minus x squared. So, ito ay x raised to 1 or dx over dx is 1. Tapos, derivative na x, negative x squared, negative 2 times x raised to 1 or negative 2x. Okay, so, yun yung nakuha natin dito. Ayan, copyin mo yan. Copyin mo to. Copyin mo to. Yun na yung sagot. Okay. So, yun yung theorem na general power ng questions. Okay. May tanong, class? Wala po. Okay. Sige, sige. Okay. So, last. Okay, is to compute the derivative of square root of x squared plus square root of x squared plus square root of x. Okay, so dito kung mapapansin nyo, parang continuous lang siya na ano, kumbaga continuous lang na yung parang yung parang ganito, parang general power rule na continuously lang na may mga chain rule sa loob. Okay? Parang ganito itong problem na to. So, kasi itong part na to, parang pwede mo rin siyang i-treat kasi as x squared plus square root of x squared plus square root of x, eh, ganyan. Tapos, naka-raise ng 1/2, parang ganun. Okay? Kaya kapag ka general power rule. So, 1/2. Ito yun, 1/2. Okay. So, 1/2. So, ito yung 1 over 2. Okay. Times ito. So, 1/2 minus 2 over 2. Ang lalabas dun, magiging negative 1/2. Kaya yun ang reason kung bakit nasa ilalim itong square root. Okay? Hindi siya sa taas. Kasi, pag may minus 2 over 2 mo yan, okay, so lalabas dyan is negative 1/2 yung sagot niya. Okay? So, kaya ganun siya. Tapos, ang matitira niyan sa loob, mapapansin mo, ito, x squared, okay lang kasi 2x yan. Kung din kinama yung derivative ng x squared. Okay, power rule. Pero ito, itong plus square root of x squared plus x na naman, pwede mo na naman siyang i-treat as x squared plus square root of x tapos raised to 1/2. Okay, so parang ganyan. Okay, so kaya tuloy-tuloy lang yun. Kaya pa nag-minus 1/2 ka na naman, ay minus 2 over 2 ka dyan, is ito na yung result. Okay. So, magiging ganito na yung result. Then, yung inner function na naman yan, ito 2x na naman to, kaya may 2x na naman dito. Then, yung square root of x, ang square root of x kasi is parang x raised to 1/2 pa rin eh. So, pwede mo pa rin gamitin dyan yung power formula natin. So, 1/2 times x raised to 1/2 minus 1, minus 2 over 2. Kaya lumalabas, 1/2 x raised to negative 1/2 or 1 over 2 x raised to 1/2 or 1 over 2 square root of x. Kaya yun ang sagot. Kaya ito nakuha, itong part na yun, dahil dito. Okay? So ngayon, gagawin natin itong activity nyo na ano. Okay, so kasi dito na yung ano na kami pa. Sige, sige. So, ngayon, meron akong homework. So, gagawin nyo to, ha? Yung second derivative. So, actually, ito, pag ginano mo, magiging siyang ganito. Okay?
Kaya ang gagawin na natin ngayon is assignment nyo, ito is kunin mo yung derivative nito, then dapat mapalabas niyo yung result. So yun lang. So ito hindi siya ano, hindi pala to ano, hindi to required na parang ano, pero kung sino yung makapasa, may additional na lang sa midterm exam. Okay? So yun class, may tanong ba kayo? May question class? Mm-hmm.